Hello guys! Welcome back again to my channel. Today, nag-harvest po ako ng sigarilyas o yung wing bean. Wing bean. So, eto po guys. Bali, multicrop po kasi yung nandito. May kamatis, may sigarilyas. Ayan. Kaya halo-halo. At may Taiwan sili. Kaya ganito po dito. Multicrop po siya. Kaya multiple po yung mapipitas. Bali, tatlo. May kamatis. May kamatis dito sa baba. At may sigarilyas dito sa taas. Ayan guys, ang mga tanim po dito. Ganito palang ano, sigarilyas. Masipag siyang mamunga. Every other day dapat ito napipitasan. Kasi pag hindi mo pa pala pinitasan ito every other day, ayan po ang bilis po nilang lumaki. Kaya minsan, ayan, magulang na. Ayaw naman ng mga bibili. So, ayan guys. Ito, namimitas ako ngayon ng sigarilyas. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Samahan nyo lang ako sa pamimitas. Manood lang kayo. Dahil dito, ayan, yung mga kamatis, nadadrought na. Kasi dito po, hindi na po umuulan. Kanina, umaambon lang siya. Pero, ayan, hindi naman nabasa po yung lupa. Kaya mabilis lang po na madry yung ating mga pananim pag ganitong tag-araw na. Ayan lang ang hate na hate ko guys. O yung kinakagat ako ng langgam. Ah, aray. Sakit. Ayan. Marami lang langgam. Mangagat sila. Ayan guys, o yung mga kamatis. Nagsidry na. Pero ayan, pipitasin ko na. Kasi nahinog naman na. Ito lang kasi guys, hindi ko na ito ini-sprayhan dahil ayan nga po, wala namang nag-aasikaso. Bali, yung mga dating nandito kasi pinaalis ko na. Dahil alam nyo naman, kulang pa po yung pipitasin mo dito na ibebenta na pang pasweldo po sa kanila. Dahil po sa panahon ngayon, ang mga gulay, minsan mataas ang market. Minsan bigla po yan na bumababa. Kaya ang nangyayari, syempre, imbis na may kita ako, wala, napupunta lang sa pasahod. Kaya ganito guys, pag magpa-farm ka, dapat hands-on ka. Hands-on talaga. Kasi kung hindi ka mag-hands-on, ayun, sila ang kikita. Yung mga caretaker, yung mga nagli-laborer dito. Sila yung kumikita dahil syempre diretso yung pasahod sa kanila. Sumasahod sila kahit ano, walang kita. Dahil yun nga po yung ano dito, pag sa farm, sa huran, kailangan sweldohan mo. Pero nung bandang huli, kinausap ko po yung mga caretaker ko na pagbutihin po nila. Magtanim sila, mamimitas sila, magbebenta sila. Pero sabi ko, kahit yung hat, yung apat, yung 4% nyo lang. Diba, tatlo po kasi yung nandito. Pali pang apat ako. Kahit hati-hati lang po sana kami sa kikitain sa kanilang pagbebentahan. Pero wala pong binibigay sa akin. And then, ang nangyari pa po, ayun, kagaya nun, nakikita nyo yung madamo. At least po dito, pinagrass cutter ko na. Dahil meron naman pong grass cutter, kaya lang ewan ko ba. Talaga lang, ano, pinababayaan nila. Dahil gusto nila, lagi akong bibili ng pangdamo na gamot, mga pang-spray-spray lang. Dahil, ayun, syempre matatanda na, talagang nahirapan na rin siguro sila sa pagdadamo. Kaya pinababayaan lang. Ang gusto nila, lagi akong bibili lang ng pang-spray at mag-i-spray na lang ng pang-damo. Eh, syempre po, magastos din pag puro mga gamot-gamot dahil mahal din po yung mga gamot ngayon sa merkado. Kaya eto, ang gusto ko kasi dito sa farm na ito, magiging ano lang siya.
organic sana. Dahil ito nga yung advocacy natin is to produce organic vegetables. Kaya inopen ko po tong farm na ito para maging organic. Yun nga po, dahil ito nga gusto ko rin, kakainin ko din ito, syempre yung kamatis. Pag hindi kasi ini-sprayhan ng kamatis, tingnan nyo guys. Ganyan lang sila talaga. O yan, may mga fruit fly. Pero meron pa din namang mapipitas na maganda. Ayan. Kaya, ayan. Pang pinakbet. Sa mga katulad ko din na no, health conscious. Dito lang po sana kayo bumili. Dahil ito, ano lang siya, pick and pay. Yung ano ko dito, yung aking vision. Yung vision ko sa farm na ito ay pick and pay siya. Kaya para ma-experience ng mga gustong mamitas din, ganun. Gusto ko sila yung pipitas sana. Sila yung pipitas. Tapos kung ano yung napitas nila, yun ang babayaran nila. Ganun. O, para makamura pa kayo, kailangan kayo ang mamitas. Ganun. Para hindi naman ako mapagod masyado. Dahil alam nyo guys, eto every Saturday, Sunday, nandito ako sa farm. Eto yung life ko. Walang tigil yan. Monday to Friday sa office. Kaya lang, kailangan kong pumunta po ng farm every Saturday and Sunday. Dahil yung nanay ko, matanda na rin. E medyo nahihirapan na siya, nagre-reklamo na. Kaya guys, eto, kailangan kong ako yung pumunta para mamitas. Kasi tignan nyo, ayan. Pag hindi mo pinitas kasi agad ang sigarilyas, eto guys, oh, pag ganyan na yan, na matigas na yan. Ayaw na ng mga bibili niyan, yung ganitong klase. Kaya mas maigi yung mga ganito, yung mga mura. Mura lang siya. Para gusto nila. Ayan, pero pag yung ano na, matigas na, wala na, ayaw na nila yun. So marami pong nasasayang na ano, bunga. Kasi pag tumigas na, hindi na yan bibilhin. Ayan, kagaya niyan. Nalampas na sa araw. Ayan, titigas na sila pag mga ganyan. So eto, kailangan every other day. Kaya lang ako, syempre, hindi naman ako pwedeng every other day. Dahil syempre, regular tayo sa office. Nahirapan din ako guys. Kaya, eto kung may mga gustong mag pick and pay, pwede kayong pumunta dito sa farm. Location lang po nito, dito po sa ano, Purok 4B. Ang location nito guys, Purok 4B. Dito po sa Barangay Nagbitin, Villa Verde, Nueva Vizcaya. Bali, eto po, open po dito. May mga tanim po ako dito na sigarilyas, talong na pang ihaw at saka talong na pang pinakbet. Meron din pong siling panigang at siling Taiwan pang chili oil. Kaya pumunta lang kayo guys. Open po ito, pick and pay. Ino-open ko po siya for pick and pay. Kasi nandyan lang po yung nanay ko. Pwede nyo siyang i-approach. Doon lang po yung bahay niya. Kaya siya lang po yung pupuntahan ninyo dito. Look for Mrs. Norma Fernandez. Siya po yung nandito lang na pwede nyong pagtanungan kung saan makakabili ng mga sariwang gulay. At syempre, organic na ito guys. Dahil hindi nga po ako nag-i-spray. Dahil hindi naman ako marunong sa mga gamot-gamot. Kaya hayaan mo na. At least ito marami pa din namang napipitas. Ayan. May mga napipitas pa din naman. Kahit mga organic lang. Ayan. Daming bunga oh. Ayan. Naka isang basket na po ako kanina. Bali pangalawa na ito. Bali two lines pa lang yung aking napipitasan. Hanggang doon sa dulo. So ayan guys, nakapagod. Nakapagod din. Saka ito yung hate na hate ko kasi marami pong mga langgam. Yung mga langgam na red. Ang sakit ng kagat nila. Ayan o. Mga red na langgam.
Kaya kahit nagme-medyas ako, kinakagat pa rin ako. Ayun, sakit. So ito guys, yung aking napitas na sigarilyas. So ayan guys, may sitaw din po dito. Ayan, mga sitaw. Kaya marami pong purpose po nung trellis na aking pinagawa. Ayan nga lang po, ang laki po ng gastos ko dito sa trellis nito. Kaya ito po, multi-crop po yung pwedeng ilagay. May sigarilyas, merong mga Taiwan sili sa ibaba. Ayan nga, sitaw dito sa taas. Ayan, sitaw. Multi-crop. Ay, eto nga guys. Bago po po pala ang lahat, shout out po kay Maurin Farm Life. Siya po yung isa po sa aking inspirasyon sa aking pagfa-farming. Dahil, ayan po siya. Paki-like po yung kanyang YouTube channel. Kay Maurin. Maurin Farm Life from Tuguegarao City po siya. And shout out din po kay Marvin Palitada King. Thank you. Idol, ang team idol ni Marvin Palitada King, isa po sa nagpro-promote po ng aking channel. Maraming salamat sa iyo, team idol Marvin Palitada King. Paki-like din po yung kanyang YouTube channel, paki-subscribe din po Marvin Palitada King. Ayan po yung kanyang channel. Bali sila po na dalawa yung nagpro-promote sa aking channel. Kaya maraming salamat sa inyo, Team Idol at kay Maurin Farm Life. Eto, nandito ako ngayon sa farm. Namimitas ako ng mga gulay dahil wala pong mamimitas nito kundi ako, kung hindi yung nanay ko. Kaya lang yung nanay ko talagang nahihirapan na rin po guys. Kaya eto, sacrifice to come here. Ako po yung namimitas talaga. Ayan, so kahit ano... Ayan, nakakapagod din talaga. Sobrang pagod. Ganito po ang life ng mga farmer. Talagang hands-on ka. Pag hindi ka hands-on, wala, lugi. Mapupunta lang po sa labor. Kaya kung gusto mong mag-farming, mag-business, eto, hands-on. Kaya lang po guys, minsan nadidismaya na naman ako. Dahil syempre, yung ating presyo ngayon, sobrang baba. Halos hingin po ng mga... namimili po yung ating mga gulay. Kaya lang, eto, kailangan kong ipagpatuloy dahil naumpisahan ko na guys. Oh, look at that. Ang dami-dami kong pipitasin. Kasi pag hindi po ito napipitasan, nasasayang. Ayan, oh, tingnan nyo. Nabubulok sila. Kaya kailangan pitasin pa rin kahit ano na. Ayan, eto, ganito na po dito sa amin, oh, dry. Kaya kawawa po yung mga tanim. Ito guys, marami naman po bunga yung talong. Kaya lang nakakatamad mamitas. Ayan. Kasi po ang presyo nito mura. Kaya parang nakakatamad ng pitasin yung mga bunga niya. Saka halos hindi mabenta. Dahil marami pong talong ngayon. Ayan. Gusto pong mamitas, pick and pay, pumunta lang po kayo dito. Ayan, para mamitas ng talong. Mura lang, mura na ang talong ngayon. Daming bunga ang talong natin dito, kaya lang ayan, hindi na napipitasan ang reject. Reject-reject. Nauuod. Ayan. Marami pa, kaya lang pagod na ako. So, ito na nga guys, yung aking mga napitas. May sili, may sitaw, may talong. Ayan. And that's all guys. Thank you for watching. Bye! Napagod po ako.